Isang matandang pulubi, nakapulot ng singsing. Ibabalik niya pa kaya ito sa may-ari? At paano nabago ng singsing na ito ang buhay ng matanda? Isang nakaka-inspire na kwento na naman ang hatid namin sa inyo, mga kaibigan, na tiyak na aantig sa inyong damdamin at siguradong kapupulutan nyo ng aral. Pero bago natin umpisahan ang napakagandang kwento na ito, ay gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. Kaya naman nais ko sanang magbigay ng kaunting giveaway sa unang makakasagot sa tanong na ipipin ko diyan sa comment section. Kaya naman make sure na tatapusin mo ang video na ito, kaibigan, para masagot mo ang tanong. Gagawin na natin ito, kaibigan, tuwing may bagong video tayo na ilalabas. At habang umaangat ang ating munting channel, ay mas lalong titiyakin ko sa inyo na dadami pa ang mga giveaways na ipamimigay natin. Kaya simulan na natin. Isang matandang lalaki na nagnangalang Billy, ang araw-araw na nakaupo sa bangketa para mamalimos. Kung minsan ay may nagbibigay sa kanya, subalit mas madalas ay wala. Wala siyang tirahan at wala na rin siyang pamilya. Kaya naman, kalsada na lamang ang nagsisilbing tirahan niya. Sa pamamagitan ng pinagtagpi-tagping dyaryo, ay lumilipas ang gabi na parang isang normal para sa kanya. At dahil nga matagal na panahon na niya itong ginagawa, ay sanay na rin naman siya. Ang mga bagay na ito ay tanggap na ni Billy at masaya siya kung makakakain siya ng 2 beses sa isang araw. Isang araw habang nakaupo sa bangketa itong si Billy, ay nakaramdam ito ng matinding gutom. Halos hapon na kasi ay hindi pa siya nakakakain, kaya naman tumutulo na lamang ang kanyang luha at hinihiling na sana ay may dumaan man lang na may ginito ang puso ang magbibigay sa kanya. Maibsan lamang ang gutom sa araw na yun. Subalit napakadami na ng mga tao na dumaan ay wala man lang pumapansin sa kanya. Halos sumuko na itong si Billy hanggang sa may isang babae ang dumaan at tila naawa ito sa kanyang kalagayan. Kaya naman binigyan siya nito ng pera. Nang makita ni Billy ang perang ibinigay sa kanya ng babae, ay nagulat ito dahil napakalaking halaga ng ibinigay nito sa kanya. Kaya naman agad niyang tinanong ang babae, "Bakit po napakalaki ng binigay mo?" Agad na sumagot ang babae, "Naniniwala kasi ako sa kasabihang, what goes around, comes around." Laking pasasalamat ni Billy dahil di na siya matutulog ngayon sa bangketa at maiibsan na rin ang kanyang gutom. Bago umalis ang babae ay tinanong ito ni Billy kung maaari ba niyang malaman ang pangalan nito. Agad naman itong sumagot at nagpakilala, "Sara ang pangalan ko at malapit lamang dito ang pinagtatrabahuan ko. Kaya lagi mo akong makikita dito sa paligid." Ayon pa kay Sara ay sakto lang yon para kay Billy dahil deserve nito na makakain at makatulog sa maayos na lugar. Laking tuwa ni Billy nang makaalis na si Sara. Agad kinuha ni Billy ang pera sa baso, ngunit nagulat ito nang may makita siyang singsing sa loob ng baso. Isang diamond ring at halatang mamahalin ito dahil napakakinang at napakaganda nito. Agad na hinanap ni Billy ang babaeng nagbigay sa kanya ng pera dahil tiyak ni Billy na sa kanya ang singsing na yon. Naikot na ni Billy ang paligid, subalit hindi niya natagpuan ang babae. Habang hinahanap ni Billy ang babae, ay napadaan ito sa isang pawn shop. Kaya naman naisipan niyang itanong kung magkano ang halaga ng singsing. Nagulat si Billy sa presyo ng singsing dahil nagkakahalaga ito ng $4,000 o 200,000 pesos. Naisip niya na hindi na siya matutulog sa kalye kung ibebenta niya ang singsing na yon. Subalit bigla niyang naalala ang mga salitang binitawan ng babae nung binigyan siya nito ng pera. What goes around comes around. Kaya naman agad na kinuha ni Billy ang singsing at humingi ng tawad sa pawn shop. Saka ito nagpatuloy sa paghahanap sa babae. Naalala ni Billy ang sinabi ng babae na malapit lamang ang pinagtatrabuan nito. Kaya naman inisa-isa ni Billy ang mga opisina at nagtanong-tanong. Sa dami ng mga opisina malapit sa pinagtagpuan nila, ay talagang nahirapan si Billy na hanapin ang babae. Subalit kalaunan ay natagpuan niya naman ito. Agad niyang ibinalik ang singsing nang makita niya ang babae. Tuwang-tuwa si Sara, subalit nagtataka ito dahil napakamahal ng kanyang singsing, pero naisipan pa rin ibalik ng pulubi. Kaya naman tinanong niya ito, "Alam mo ba na napakamahal nito at maaaring mabago ang buhay mo pag binenta mo ito?
bakit mo pa ito ibinalik? Agad na sumagot si Billy. May nakilala kasi akong isang babae na nagsabi sa akin ng salitang, "What goes around, comes around." Napaluha na lamang sa tuwa ang babae at nagpasalamat sa pulubi. Agad naman umalis si Billy para bumalik sa kanyang pwesto sa bangketa. Dahil nga sa ginawa ni Billy ay nag-isip ng paraan ang babae kung paano niya ito matutulungan. Naisip niya na gumawa ng isang fundraising page para ipaalam sa lahat ang kabutihang ginawa ni Billy at upang makalikom ng tulong. Kinabukasan ay laking gulat ni Sarah dahil napakaraming nag-donate para kay Billy. Umabot lang naman ng $197,000 o nagkakahalaga ng 9.8 milyon pesos ang nalikom nilang pera. Laking tuwa ni Sarah sa kanyang nakita dahil naisip niya na napakalaking tulong nito para kay Billy at maaaring mabago nito ang buhay ng pulubi. Makakatulog na ito sa malambot na kama at makakakain sa tamang oras at di niya na rin kailangang manghingi para lamang maibsan ang gutom. Nang makuha na ng babae ang nalikom na pera ay agad itong pumunta sa lugar kung saan ay madalas naroon si Billy. Subalit nalungkot si Sarah dahil wala doon si Billy. Paano niya maibibigay ang pera kung wala ito? Kaya naman hinanap niya ito sa paligid ng lugar. Nang may makita siyang kawangis ni Billy na kumakain sa isang tabi, agad niya itong nilapitan at sinalubong naman siya nito ng ngiti. Nang iabot ni Sarah ang bag kay Billy, ay laking gulat nito nang makita ang laman ng bag. Napakadaming pera. Tinanong ni Billy ang babae, "Para kanino ito?" Agad na sumagot ang babae at sinabi, "Para sa'yo yan. Ibinigay sa'yo ng mga tao galing sa iba't ibang panig ng mundo dahil nalaman nila ang kabutihang ginawa mo. Ibinalik mo ang singsing kahit alam mong napakamahal nito. Gumawa ako ng account para sa mga gustong mag-donate. Doon ay ikwenento ko kung paano tayo nagkakilala at ang kabutihang ginawa mo. Madami ang natuwa at na-inspire sa iyong kwento. Kaya naman napakarami ang nag-donate dahil sa kabutihan mo." Laking tuwa ni Billy dahil mababago na ang kanyang buhay. Hindi na siya mamamalimos at higit sa lahat ay hinding-hindi na siya titira sa lansangan. Napakahalaga na ipakita at iparamdam natin sa ating kapwa ang kabutihan at kagandahang asal sa lahat ng oras. Sabi nga, what goes around, comes around. Share mo naman ang video na ito kaibigan kung na-inspire ka at huwag din kalimutang mag-iwan ng like, comment, and subscribe. Yan lamang kaibigan, thank you for watching and I will see you on my next video.